Hindi lang isa, kundi dalawa o higit pa mga utang mo. Ano na ang gagawin mo para mabayaran mo lahat ng mga ito? Last week, nagbigay ako ng 10 steps kung paano mo mababayaran ang utang mo ngayong 2020. Kung di mo pa napapanood yon, make sure na panoorin mo yon after watching this video. Ngayon, pag-uusapan naman natin ano ba ang magandang strategy na gagawin mo kung higit sa isa ang utang mo. I-share ko sa iyo ang debt snowball method na natutunan ko kay Dave Ramsey na sana po ay makatulong din sa iyo. Hello Dreamers! Ako nga pala si Nel Sembrano. Dati akong accountant na ngayon na isang online entrepreneur and online financial educator. Dito sa channel ko, nagbibigay po ako ng saving and investing tips para sa mga gustong lumago pa ang perang kinikita nila at magkaroon ng financial freedom sa lalong madaling panahon. Nagbibigay din po ako dito ng mga tips kung paano ka pwedeng kumita ng extra kahit nasa bahay lang tulad ko as online financial educator at magkaroon ng time freedom to create a life that you love. Kung sa tingin mo makakatulong itong channel ko sa iyo, please consider to subscribe at i-click mo yung notification bell para updated ka every time na meron akong bagong video. Debt snowball method is a debt reduction strategy wherein kung meron kang maraming utang, ang una mo munang babayaran ay yung pinakamaliit mo na utang hanggang sa pinakamalaki, regardless ng interest rate nito. This is applicable only sa mga non-mortgage na utang tulad ng medical bills, personal loan, car loan, credit card balances, and any other loans na pwede mong bayaran more than sa monthly minimum due. Gagawin mo lang din itong debt snowball method kung nakasave ka na ng at least 3 to 6 months worth ng expenses or income mo na emergency fund, or pwede ka rin mag-set ng amount ng emergency fund mo kung kailan pwede mo nang gawin itong debt snowball method. Let's say ang amount ng emergency fund na kailangan mong ipunin is 12 months worth of your expenses. Halimbawa, 10,000 pesos monthly ang expenses mo. So, ang total na emergency fund na kailangan mong ipunin or ang goal mo is 120,000 kasi nga 12 months. Pwede kasing kahit na 50,000 pa lang yung naiipon mo na emergency fund, ia-apply mo na agad itong debt snowball method. Pwede din naman yon. Remember sa video natin last week kung saan tinuro ko yung complete guide paano ka makakabayad ng utang ngayong 2020, sinabi ko sa step 5 na kailangan mo mag-ipon for emergency fund para sa mga unplanned expenses na nagiging dahilan ng mga utang mo. Sinabi ko din sa step 6 na kailangan maghanap ng extra money, like pwede mong bawasan ang expenses mo at magkaroon ka ng part-time na business para mas mabilis mo na mabayaran mga utang mo. So, paano mo gagamitin yung mga steps na tinuro ko sa last video sa debt snowball method? Simulan na natin gawin ang strategy na to. Step number 1, ilista mo lahat ng utang mo from smallest to largest outstanding balances. Halimbawa, meron kang dalawang utang sa credit card at personal loan. Kunwari ganito. Sa credit card 1, meron kang total outstanding balance na 10,000 pesos at ang minimum payment nito is 500 pesos. Sa personal loan naman, meron kang outstanding balance na 18,000 pesos at meron kang minimum payment na 1,500 pesos. And lastly, yung credit card 2, meron kang outstanding balance na 50,000 pesos at yung minimum payment mo dito is 3,000 pesos. Step 2, maintain mong bayaran ang minimum payment sa lahat ng utang mo except for the smallest balance na utang. Pag meron kang extra money sa part-time business mo or meron kang nabawasan na expenses mo, idagdag mo yon sa minimum payment ng smallest na utang mo. Sa sample illustration, halimbawa, meron kang extra na 500 pesos na pwede mong pandagdag pambayad sa mga utang mo. Assuming meron ka ng budget para sa minimum payment ng tatlong utang mo. So, itong 500 pesos is extra money mo talaga. Ang gawin mo, ang ibabayad mo sa credit card 1 is 1,000 pesos, which is yung minimum payment na 500 pesos na nakabudget na plus yung extra money mo na 500 pesos. Tapos, sa personal loan and credit card 2, bayaran mo yung minimum payment nito as budgeted. Gawin mo yan hanggang matapos mo na mabayaran ang credit card 1. Ang goal mo is to pay off one debt at a time. Kaya ilalaan mo muna lahat ng extra money mo sa credit card 1 while maintaining the minimum payment sa dalawa mong utang. Step number 3, repeat this method hanggang mabayaran mo ang smallest utang mo. Kapag natapos mo nang bayaran ang smallest debt mo, yung minimum payment and extra money na supposed to be pinababayad mo doon ay idadagdag mo na sa minimum payment ng second smallest debt mo. Ayan, dalawa na lang ang utang mo. Ang focus mo ngayon ay mapupunta na sa personal loan.
So, yung minimum payment na 500 pesos at extra money na 500 pesos, total of 1,000 pesos na pinambabayad mo sa credit card 1 ay idadagdag mo na pambayad sa personal loan mo. So, magiging 2,500 pesos na ang pwede mong ibayad sa personal loan mo while maintaining the minimum payment sa credit card 2. Di ba mas masarap yung feeling kapag meron ka na natatapos na bayaran na utang kung magsisimula ka sa pinakamaliit kaysa sa pinakamalaki? Kapag nakakakita ka ng progress, mas na-inspire ka to work hard at magiging mindful sa expenses para meron kang extra money to pay off all your debts. Importante na bayaran mo ang utang mo sa paraan na magiging motivated ka na bayaran lahat ng utang mo. Step number 4, repeat mo lang ang metoda to until each debt is paid in full. Kapag nabayaran mo na in full ang personal loan mo, lahat ng minimum payments mo dati sa credit card 1 and personal loan plus yung extra money mo pa ay idadagdag mo na sa minimum payment ng credit card 2. Sigurado ko in this stage, iba na ang mindset mo at marunong ka na mag-manage ng pera mo. At kapag natapos mo nang mabayaran lahat ng utang mo, yung budget na pinambabayad mo sa utang mo, ay pwede mo nang invest para i-build mo yung solid financial foundation mo. Yan ang next goal mo. Kapag dumating na yung time na yun na nabayaran mo na lahat ng utang mo, panoorin mo itong Financial Freedom video course na ginawa ko para malaman mo paano ka mag-start na mag-ipon at mag-invest. At panoorin mo rin yung recommended investment ko for beginner. Let me know sa comment below kung na-inspire ka na gawin itong debt snowball method. Comment yes below. Or gusto mo itong i-share sa mga kakilala mo na baon sa utang. Please do share this video so we can help them na ma-achieve financial dreams nila. Let's summarize. Para mabilis mo mabayaran mga utang mo, may dalawang bagay na kailangang meron ka. Una, dapat meron kang commitment na mabayaran lahat ng mga utang mo by having strategy and a plan tulad nitong debt snowball method. Pangalawa, importante na meron ka talagang extra income. Kung gusto mo magkaroon ng extra income kahit nasa bahay lang, tulad ko, naghahanap po ako ng mga seryosong gustong maging online financial educator. Panoorin mo itong video na to para malaman mo kung paano. Always remember to learn new things every day, do what you love, and enjoy life. Have a good day!